Okay guys, nakarating na kami sa aming transient house. Tapos sa likod lang yung windmill. So yan, so ito yung aming titirahan for the price ng nasa likod mo lang yung ayan lang yung bahay. Tapos pwede ka dito magpahinga, di ba? Alright, good day mga kasigler. So ito, hinahanap natin yung ating transient house. Ngayon pag-usapan natin yung 5-hour transient house. Doon kami nag-stay ng actually one day lang siya. And we're gonna review the place kung ano yung merong mga facilities na meron yung transient house, and then I'm gonna share with you kung ano yung observations and if it is budget friendly. And afterwards, check natin yung ano, yung buong Blue Lagoon. We will explore the Blue Lagoon. Samahan nyo kami sa paglilibot ng Blue Lagoon. Okay guys, nakarating na kami sa aming transient house. So, pakita ko muna sa inyo yung ano, yung kabuuan. Ito ay 5R. And maganda yung kwarto, actually nagulat ako. And, hindi naman siya ganun kalaki, pero okay na, kumbaga para sa aming pamilya, okay na sa amin. So, yun siya. 5 hours homestay transient house. Ayan. So, ito yung contact person. Kung kailangan nyo, hanapin nyo na lang. Tabing dagat. Ayan. So, ito yung Blue Lagoon. Ayan siya. Okay. Tapos, sa likuran mo, makikita mo kagad yung mga windmills. Ayan o. Pakita ko sa inyo yung kwarto. So, ito itong mga twins na to. Pag kumuha ka, sabi niyate, parang libre na yata. Pwede kang gumamit. Tapos, so ayan, meron parking. Siya. Tapos meron pa doon sa taas eh. So yung kwarto namin ito. Katabi mismo nung ano, may-ari. So ayan. Ito po guys! Ayan. May taas po dito. So ito yung kwarto. Ayan, so meron siyang loft bed sa taas. Kasya ang dalawa. Guys, guys. Tapos meron din dito sa baba. Ayan. Tapos meron kami yung extra matting. Okay. Kasi dito sa baba, kasha rito ang ano. Kasha rito ang sapa. Hindi siya ganun kalaki. Pero kung naghahanap ka ng maayos naman, kung apat lang kayo or lima, ano. Kasha lang kayo. Ang CR niya nasa labas. Ito yung CR. Okay. So, sleepy natin yung CR. So, maganda yung CR. Naka-tiles. Ayan, naka-tiles siya. Tapos, exclusive lang sa'yo yung, ano, yung CR. Wala siya shower, no? Pero meron siyang gripo. Yung tubig. Tapos, merong bowl. Tapos, may mga pwedeng gamitin. Okay. Ayan. Maganda yung CR actually. Tapos exclusive lang para sa amin. Kaso nga nasa labas. Tapos, meron din siyang aircon. Ito yung aircon. So, meron siyang aircon. Maliit lang, hindi siya ganun kalaki, pero pwede na yan guys, sa ganitong kalaking ano, kayang-kaya ng palamig. Hello! Hello guys! Hi guys! Pumunta muna po ako sa kasi ito, kubo, sa harapan, pwede paglabas mo, pwede mo nang gamitin yan. Tapos, dito sa likod, ito yung lutuan. So, pwede ka dito maglagay ng, meron ka ditong, ano, table. Tapos, merong, sila yung may tangke, tapos meron na nito. Natatali mo na lang ang kaldero, mga ano mo. Wala siyang rep, actually. Mas merong utensils. Ayan. Kompleto siya. Bintana. Bintana siya para
Ayan oh. So, yun yung butang. Ayun yung windmill! Kitang-kita! Tapos sa likod lang yung windmill. Ayan yung windmill oh, sa likod lang. Okay. So yan, so ito yung aming titirahan for the price ng 2,500 na anim kaming titira, anim kaming matutulog. And mayroon ko naman actually, kung medyo budget wise naghahanap ka, so try mong consider yung 5 hours. So ito, pwede mo itong gamitin, tapos maganda rito, mahangin no, mahangin siya. Nasa likod mo lang yung, ayan lang yung bahay. Tapos pwede ka dito magpahinga, diba? So ayan mga guys, so pahingin lang kami ng konti, tapos mamaya ipababa namin yung gamit.
babad tayo sa dagat. Kasi kasi yan sa mga gandang kasama ang buong pamilya. Ito ang mamigay. Kasama si Bunsoy. Ang mga ates. Hi mga ates. Kawai kawai. Okay guys, so yun, pauwi na kami and kung naghahanap nga kayo ng ano, sabi nga kahapon, kung naghahanap kayo ng staycation pagdating dito sa Blue Lagoon PagudPod, hanapin nyo lang si Kuya. Kuya, ano pangalan natin kuya? Roy Respicio, so, 5 Hours Transient House. Yes. So, yung binlog ko kahapon regarding sa family house nila, actually maganda yun, kayang-kayang alim. So, tapos meron pang kitchen sa likod. At mura lang yung price. Yung number, na-post ko na. So, tingnan ninyo na lang. Tapos napin nyo si Guerrero. Okay po.